3 tickets tayo. Hindi tayo nakapag leaders 3 ng alas 3. So, alas time check, alas 4. Pumasok ako mga 2:30. Kasi naunahan tayo sa leaders 3. So, nakadalawang leaders 1 ako. Hindi, tatlo pala. Oo, bali tatlong leaders 1, tapos dalawang leaders 2. So, yung loot natin ng skill token, medyo madami-dami. 367. 3 tickets to guys, ha. Tapos naka 21k ancient coins tayo. Kasi palipat-lipat tayo ng chamber. At the same time, nakapag DS din tayo. Ano, may XP pa, 31, di ba? May copper din. So, ito yung na-farm natin. Marami-rami tayo nakuha ng epic shards. 9, 5, 14, plus 3, 17, 22. 22 na epic shards. So, hindi na masama sa tatlong ticket. Tapos naka 35 tayo na rare mineral fluid. Ayan, o. Saka yung mats natin, 69, 51. So, 100 plus na rare steel. Tapos 69 na platinum. Meron pa tayo nakuha ng epic platinum. So, bonus na yun. Ayan, diba? Tapos 28 statue. So, parang nag-leader streak ka na din. Ayan. So, ngayon nga lang, tatlong tickets to. Kaya, yeah, medyo marami-rami rin nalot natin. So, kailangan talaga may kasama kang alt para makalipat-lipat ka ng chamber. Tapos, para may katulong ka din maghanap ng mga leaders chamber at the same time. So, yun. Sulit yung ano natin. Tapos, nakahabol pa tayo dito sa mining chamber. Last 2.5 minutes tayo. So, sana mag-drop ng Azurium. Wala pa tayo nakuha ng Azurium. So, pasegue-segue din pala ako ng mining chamber. So, pangalawang gold ko to. Yung una, hindi ako nakakuha eh. So, ayan, talagang palipat-lipat ka ng chamber kasi, ayan o, so, kailangan talaga madaanan mo yung mga chamber na yan from time to time para makakuha ka ng maraming ancient coins tapos marami ring shards. So, medyo kailangan mo lang din ng konting swerte para mag-drop lagi ng epic shards. So, minsan mababa yan, minsan mataas. So, ang average ko kasi kapag 3 tickets talaga, nasa 20 epic shards. So, ngayon, naka 22 tayo na epic shards. So, hindi na masama, di ba? Sumobra ng dalawa. So, sulit na din. Ayan. So, tamang farm lang talaga. Habang wala pa tayong kinakarap eh. Kasi ang pinakauli nating nakrap ay ano, Dragon Artifacts. Ito. Wala pa tayo uling kinakrap. So, ang next nating ikakrap ay dapat weapon. Kaso di pa natin siya napa-plus 8. So, dapat ma-plus 8 muna natin to. Pero nakatabi lang yung materials natin dyan. Kompleto na yung submats niyan. Kasi 11k na. Magta-12k na nga. Oh. 11k, 12k. Submats. Tapos ang steel natin ang medyo kaunti. Hindi to aabot na pang legend. Kailangan pa nating mag-farm. Although marami rin akong SP summons na ipon na. SP summons natin, meron na tayong tig-7 saka 6 na 46F eh. Sa 2F kakatapos ko lang mag-summon tapos saka sa 4F, pero ayan, meron na naman tayo uling bagong badge. So, naipon na naman. So, parang a week ago lang ako nag SP 4F na SP summon. Tapos ngayon, meron na uli. So, laking bagay din. Tapos pala, ang ginagawa ko ngayon, kapag dailies, kunyari sa madaling araw, hindi na ako nagdadamo eh pag natutulog. Kasi, parang hindi sulit. Kasi, kapag iniwan mo sa gathering spot, both uncommon to rare kasi makukuha mo na damo eh. So, parang hindi siya kasi sulit na iwanan nagdadamo ng hindi epic or hindi yellow herb. So, may sulit pa talaga yung lagi mong inaorasan yung yellow herb ng tuloy-tuloy. So, ang ginagawa ko talaga, sa Fantasia Valley ako nag-AFK madaling araw. So, ang nakukuha ko sa Fantasia 1F hanggang 2F yung epic ice crystal na mission. So, from 1F to 2F, natatapos ko yan within 6 to 7 hours kapag tulog ako. Kasi pag natulog ako, mga 1 eh. Either 12 or 1 a.m. Tapos gigising ako ng around 7.
So, tapos na yan. Both 1F saka 2F. Tapos bonus na lang kung may matatapos ka sa Fantasia Valley 3F. So, pero ano lang to, mga most likely, kung level 130 ka, magagawa mo tong missions na to. Hindi ko to nire-recommend kapag below 130 ka, eh, kasi pag below 130 ka, baka matagal lang kang pumatay ng mobs. So, dito kasi, mabilis na kang pumatay ng mobs from 1F to 3F, kaya dinidailis ko na yan. Kasi, ito mo, ilang linggo pa lang, parang mga 2 or 3 weeks pa lang since nakarap ko yung epic artifacts ko. Pero meron na tayong 88 na epic ice crystal. So, ang target ko dito ngayon, bago matapos yung month of June, maka 200 ako na epic ice crystal, which is aabot naman talaga yan ng ano, ng 200 by the end of June. Kapag araw-araw kong ginawa to, isipin mo kung makaka 6 to 7 pieces ka na epic ice crystal every day. So, in 10 days para makakaano kami, mga 60 to 70. Tapos bonus pa kung makakuha ka niyan sa mga held raid saka sa mga clan expedition. Hindi, clan challenge pala. Ayan. So sabihin natin, makakuha ka ng 6 to 7 every day. So times 30 in 1 month, makakuha ka ng 180. 180 to 210 pala pwede mong makuha ng epic ice crystal. Eh, kailangan mo lang nito nasa 300. So, or less. Kasi, depende kung meron akong naiipon na ganitong epic na nakukuha sa mga clan challenge. So, ayun. So, I think by the end of June, kaya natin i-craft yung pangalawang epic artifact natin. Ayan. So, yan lang para guide sa, ano, epic artifacts. Kasi, ang mahirap lang din sa epic artifacts at the same time, actually, yung submats. Kasi, ang kailangan mo dito, yan, quintessence. Tig, saka tong, ano, epic steel or platinum dito. Kasi ang kailangan mo dyan, 600 na epic eh. 600 pieces. So, sobrang dami talaga. Eh, kaya medyo mamumulubi ka sa submats dito. Lalo na, yan. Yan yung paproblemahin ko pala. Lalo na ako nagkakarap ka ng legend. Eh, wala naman tayo kinakarap na legend na for quintessence and bubble naman. So, most likely, ilalaan natin yan sa epic artifacts. Kasi ang susunod nating artifact, yung cape na para sa crit damage. Ayan, boss attack, physical attack, all attack, skill attack. Ito yung susunod nating kakrap. So, ayan. So, yun lang for this video, guys. I hope you find this very helpful. So, talagang kahit wala ka pa kayong kinakrap, talagang make sure na nakakapag-bossan kayo, nakakapag-farm kayo ng shards MS, tapos at the same time sa SP, nakakapag-ipon kayo ng SP summons, and then also make sure na nakakapag-ipon na rin kayo ng glit. So, yung glit ko wala dito sa akin, nasa bag, nasa storage. So, ayun, tamang farm lang, tamang grind lang, hanggang sa makapag-crap ka ng mga kailangan mo sa character mo. Kasi yung epic artifact, guys, pang endgame na yan eh. Yan, yung artifact. Pang endgame na yan. Yung epic na ikakrap mo. Hindi mo na yan igagawing legend eh. Kahit epic lang yan. Yan na talaga yung pang endgame. So, yun lang for this video, guys. Once again, this is Quezo. Make sure to subscribe nga pala, ha? And also make sure to follow me on my other social media account. Yep. Once again, this is Quezo. Over and out. Ilang beses ako nag-once again. No, ang dami ata. Anyway, bye-bye.